And we're back here on BRGY. Last time na nandito si Chie tsaka si Chloe na pinromote nila yung mga singles nila na isa pa and itatago na lang. So, ngayon naman, meron naman silang bagong hugot para sa inyo mga viewers. So, eto, start tayo kay Chloe, no? Kasi your latest single nga na Sino Ba Ito is about losing oneself after loving someone so much. So, bakit? Nakaka-relate na ba? hindi naman ako. Siguro, i-relate ko na lang dun sa mga kwento sa akin ng mga friends ko, ng experiences nila, na hindi na nila nakilala yung sarili nila after giving so much sa ibang tao. Ganun ka rin ba magmahal? Siguro. Lalo yung na sa family. Sa family. Pinamily card tayo. Paano family. Ba yan? Yes. Nilipat tayo sa family. Sino ba yung friend mo? So, whatever happens, may konting self-love pa rin na natitira na pwede mo pagsimulan to regain yourself once again. Pero balita ko kasi, nirecord mo to ng may sakit ka. Oo. Paano? Ano nangyari? How was the process? Kasi flu season ng time na yon. Nung araw ng recording namin, doon talaga ako lagnat ako, karoon ako ng ubot-sipon. Tapos siguro after a week, medyo pagaling na ako noon. So kaya ko naman kumanta, pero hindi yun yung pinaka-best ko. Kasi nga may konting sipon pa ako ng time na yun. May pagka-nasal, pero ginawa ko yung best ko at naging maganda naman yung outcome. Yung output after, no? Eto, lipat naman tayo kay Chie muna, no? Kasi you recently released two songs naman. So yung una is yung Sa Simula, which is co-written by Sir Kiko. Sir Kiko Salazar. And can you tell us more about this collab naman with Sir Kiko? Nung pinakinggan ko na yung song, grabe, sobrang nakarelate ako nito. Yung song kasi na yun is about ano, galing siya sa yung tao sa failed relationship. Then, nahihirapan na siyang mag-reconnect ulit. Alam mo yun, nasa talking stage ko ulit. Mm-hmm. Alam mo yun, after... Ipapakilala mo na naman yung sarili mo. Oo, andun ka na naman. Favorite color ka na naman. Yes. Doon ka ulit sa simula. Kumbaga, umiikot-ikot lang. Then, na narinig ko yung nagawa naming chorus. So, mas naramdaman ko yung song. Paano ba nag-start yung song na to? Newbie lang ako sa songwriting eh. So, medyo may pressure kapag nagsusulat kami dalawa. Mm-hmm. Pero natututo ako. Yeah. Actually, yun nga yung latest single ko. Yun yung pinitch kong song sa kanya. And nagustuhan niya. Wow. Sobrang natutuwa ako. Amazing. You have another song din kasi, di ba? Yung title naman is Nahuhulog, na special din daw sa'yo. So, bakit mo nasabing special naman tong song na to for you? Special siya sa akin kasi, yun, nagustuhan siya ng producer ko. And also, experience din siya ng mga friends ko. And somehow, na-experience ko din. Kasi yung song is about nahulog ka sa friend mo. Mm-hmm. Sa kaibigan mo, ka-workmate mo, o kung sino man, na hindi mo pwedeng aminin yung nararamdaman mo kasi pwedeng masira or mawala yung friendship nyo or pwedeng mag-level up yung friendship nyo. So, yeah. Sobrang risky. Ang dami makaka-relate niyan. Yeah. Mga high school days. Ganyan. Yes! Aminin ko ba sa best friend ko? Oo, yun. Sa best friend. So, eto. Siyempre, hindi na namin pwedeng palampasin, no? Pasample naman ng mga ano, bago yung kanta over here. Parang no! Kahapon pa lamang, bakit biglang nandito na naman? Sa simula, at oras nating nasayang, nandito muli at nangihinayang. Sa simula, yun. Parang yung nakuha ko emotion is pa-move on ka na, pero ito na naman. Oh. Yes. Trying out something new. So, ikaw, Chloe. Actually, pinaka-favorite line ko dun yung pre-chorus. Oh, sample. Sige. Wait lang, na mental block naman ako. Katingin sa salamin, pati ko makitang sarili, buhat ng ikay mahalin. Sino ba ito? May natira pa ba? Sino ba ito? Bakit nawawala? Saan ba napunta? Tama ba? Dito ba? Di ko na makilala. Sino ba ito? You know. Sana lahat tayo umabot sa point na maharap na natin yung salamin and say, yes. Ah, that's kilala na kita. Ay, iba yun. Ah, binin yun.
So with that, no, kasi kanina we talked about yung mga things na napagdaanan natin through life. Ngayon naman, ano yung masasabi niyong biggest lesson nyo? So gagawin natin yan through an activity. So get a piece of paper also and favorite ka. A marker na rin. Greatest takeaways nyo sa journey nyo so far. Ready? Start tayo kay Chi. Consistency is the key. Kaya ako nasabing consistency is the key, yung pinaka natutunan ko. Kasi nakita ko yun nga pag-post sa TikTok. Nung una kasi nagda-doubt ako, sabi ko, pwede pa ba ito? Magkakaroon pa ba ito ng engagements? Mm-hmm. Then, naging consistent lang ako sa nusong ko. Tapos biglang nagkaroon din siya ng engagements at nakakatuwa. So sabi ko, meron talagang nagagawa. Yeah. Tsaka nakakagana. Like, out of, for example, 5 days of posting, may isa doon na nag-boom. Yes, nag-boom. Ay, tuloy-tuloy nga natin to. And pwede rin sa songwriting, pag consistent ka magsulat, mas natututo ka kaagad. Yeah, yun naman din yun. Discipline na lang din talaga. And consistency is key. Ang ganda nun. How about for you, Chloe? Sa akin, ano, always believe in yourself. Kasi siguro kapag hindi ka naman, wala kang tiwala sa sarili mo, hindi mo rin naman magagawa lahat ng to. So, you always discourage yourself. So, parang wala kang motivation na gawin yung passion mo. Ayun, always surround yourself with people na talagang totoo sa'yo at talagang susuportahan ka. Yeah. Chloe and Chie, thank you so much for sharing your story once again dito sa BRGY. So, of course, gusto namin malaman ano nga ba yung mga social media nyo, ano yung mga songs pa na kailangan namin i-stream. So, go ahead. Follow nyo po ako sa mga social media accounts ko at ChieAguilar04. Also, please stream my latest single, guys, Now Hulog by Chie, and also yung Sa Simula, available po yun sa Spotify at sa lahat ng digital streaming platforms. And also, follow nyo na rin sa Spotify, guys, please. Yes. Alright, Chloe. And yan, sana po ma-follow nyo rin po ako on my social media account at Chloe Redondo. And of course, sana ma-stream nyo rin po yung song ko, Sino Ba Ito, available on all digital streaming platform. Thank you, guys! Ayun. Chie, Chloe, thank you so much once again for being here sa BRGY. But B-Fam, sabi ko nga sa inyo, tatlo yung guest natin. So, meron pa tayong isang new artist na makikilala. The long journey continues when BRGY returns. B-Fam, I am Sheena Villarmino, and kung sino yung i-cheer ko, syempre mga loved ones ko at syempre yung sarili ko kasi para ma-lift up ko yung sarili ko while performing, and of course sa mga mag-perform ng mga loved ones ko, syempre i-cheer ko sila. Woohoo! Hola, hey, mabuhay!